Isang bagong kabanata ng Evangelicals Today TV ang ating sisimulan ngayon. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides and welcome to Season 2. Tayo po ay magbabalik tanaw sa kasaysayan ng Evangelical Christianity sa Pilipinas at ngayon ay hahamunin tayo kung papaano tayo mamuhay bilang Kristiyano sa ating panahon. Samahan po ninyo kami. Ito po si Bishop Noel Pantoja. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang patuloy na gabay at patnubay, lalo higit sa paglago ng ministry ng World Evangelical Alliance. Hawak ko po ngayon ang bagong-bagong aklat na sinulat o pinublish ng World Evangelical Alliance, From Jerusalem to Timbuktu, a Global Tour of the Spread of Christianity. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang paggabay at pagtulong sa aming pong Global Ambassador, Dr. Brian Stiller, na siya pong nagsulat ng aklat na ito. Ayon po kay Patrick Johnston, Evangelical Christianity has grown faster than any other world religion in this last 50 years. In 1960, there were about 90 million evangelicals in the world. At pagdating po ng 2010, ay meron pong 600 million evangelicals around the world. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang paglago ng Evangelical Christianity is a phenomenon na masasabi nating galing sa Panginoon at nandun ang pagkilos ng atin pong Panginoon. Dito po sa aklat na sinulat ni Dr. Brian Stiller ay makikita po natin na ipinahayag niya yung 5 major factors para sa paglago ng Evangelical Christianity. At nais po nating ipagdiwang ang ginagawa ng Panginoon. Ano po yung 5 major factors na ito? Unang-una ay yung pagbibigay ng aids of the Spirit. Ito pong nakaraang mga ilang dekada ay nagkaroon ng emphasis on the power and the presence of the Holy Spirit. At dito po sa aklat na ito ay binaybay ni Brian Stiller kung paanong ang aids of the Spirit ay nagbigay ng ganong paglago. Halimbawa po, dati-dati kasi ay ang emphasis sa Trinity ay the Father and the Son and focus on the Christology or the centrality of the Lord Jesus. At maaring ang pagdating sa Holy Spirit ay hindi masyadong nabibigyan ng ganung emphasis. Pero starting with the Azusa Revival in 1906 at pagkatapos ay sa maraming mga Pentecostal Charismatic Movement, ay nandun ang kanilang pagbibigay ng emphasis tungkol sa pagkilos ng Banal na Espiritu na siya ang nagbibigay ng power, nagbibigay ng ng presence and ng guidance and the direction. So the aids of the Spirit is the number one factor for the growth of Evangelical Christianity. Pangalawa is the power of Bible translation. Makikita po natin na whenever the Word of God is made available in the language of or mother tongue in the language of the people, ito po ay lalong nagbigay ng kalakasan at ng interest in the study of the Word of God. Nakita natin na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng transformation at nandun yung relevance and people have engaged with the Word of God. Ang pangatlo is the indigenous leadership principles. Nagpapasalamat po tayo na ang Evangelical Christianity ay nagpakita na it's not a movement just coming from the West, but people from the grassroots are growing. Ang isang example nito is the growth of the church in China. Na sa panahon ng under communism, na sila po ang mga missionaries are expelled out of China, the pastors are imprisoned, ay patuloy na lumago ang Ebanghelyo ng Panginoon as the people yung local leadership are multiplying in their context. Ang pang-apat na naging factor po ay yung pong re-engaging in the public square. Na pagdating po sa engagement ng Evangelical Christianity ay hindi po ito lamang sasabihin in the confines of the four walls of the church, but we are in the marketplace, we are in the academe, we are in the all other areas sapagkat
ang ating pong gospel is not only to be proclaimed, but it is also to be demonstrated. And we have to be engaged in the society. At ang panghuli is the preaching of the, yung pong the power of the whole gospel. Na lalong higit nung magkaroon ng Lausanne 1974, ang pinaka-theme is the whole gospel, or the whole church proclaiming the whole gospel to the whole world. So, the proclaiming the whole gospel na nandun yung pong the word and the works ay ipinapakita na ang ating pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lamang po sa pananalita, kundi sa pagkilos, at ang ating pong pagtulong ay hindi lamang sa spiritual, kundi sa social and all other areas of life. Ito po ang naging major factors for the growth of Christianity. At ito po yung makukuha natin, makikita natin sa ating pagbabasa ng aklat na ito, From Jerusalem to Timbuktu. Ito po ay printed by InterVarsity Christian Fellow, InterVarsity Press, at you can go to the Amazon at pwede kayong mag-order nito. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na we live in today's world where evangelical Christianity is spreading. As I have said, tulad ng sinabi ni Patrick Johnston, this is the fastest growing evangelical. This is the fastest growing movement of religious groups all over the world. From 90 million in 1960 to 600 million in 2010. Pinupuri po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pagmamahal, at nawa po ay patuloy na lumaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon through the message and through the engagement of evangelicals around the world. Pagbalain po tayo ng Panginoon. Tayong mga Pilipino ay may kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Bilang isang ebanghelikong Kristiyano, alam mo ba ang iyong pinagmulan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Evangelicals Today. At upang tulungan tayo na magbaliktanaw sa kasaysayan ng Evangelical Christianity dito po sa ating bansa, kasama natin sina Dr. Melba Padilla Magay, isa pong social anthropologist at may akda ng maraming mga aklat patungkol sa ating kultura. Isa na nga po ang A Clash of Cultures. Siya rin po ang tagapanguna ng Institute for Studies in Asian Church and Culture o ang ISAC. Isa pa po sa ating panauhin ay si Dr. Raymond Go, isang theologian at tagapagturo sa East Asia School of Theology. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Magandang araw din. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat, Maloy. Napakahalaga po ng ating tatalakayin sa hapong ito. At napaka-importante sa ating mga ebanghelikong Kristiyano na maalaman natin ano bang ibig sabihin talaga nitong ating pananampalataya, sa nag-umpisa ito, at ano ang ating matututunan ayon sa kasaysayan. Kaya umpisahan po natin, at nais kong itanong sa inyo, Raymond at Ate Melba, kung pwede po ba, tawagin na lang kayong ganoon. Ate Melba na lang. Ate Melba. Ano ba talaga ang ibig sabihin pag sinabing evangelical Christian? Ano ba ang ibig sabihin ng evangelical Christianity? Sa aking pananaw, ang salitang evangelical ay ma-apply sa maski anong iglesia or church na ang pangunahing mission is to share the gospel, to share the good news. Kasi yun nga yung kung saan nanggagaling yung root word. Kung isipin natin at babalikan natin ang ating kasaysayan, ang unang-unang church talaga na tumawag sa kanya na evangelical church was the church that Martin Luther started. Pero sa ating kapanahunan ngayon, ang salitang evangelical ay nag-a-apply sa mga grupo ng mga simbahan kung saan ang ating adhikain ay we are in the world, but we are not of the world. We are here to transform society, not just to share our faith and to uphold yung mga fundamentals ng faith natin, but to become involved in seeing our world change for good. This is the balance that we see within all evangelical churches. Actually, sa Pilipinas, yung what we can call na evangelical na pananampalataya, sa tingin ko, nag-umpisa mga 1840s pa.
In other words, yung mga nativist na religious movements na kagaya ng... Kaya po ay panahon na nandito pa ang mga Kastilang mga Kastila. Friars. Mm-hmm. In other words, okay. Halimbawa kung ang evangelical faith is naniniwala sa personal na faith, sa Panginoon, sa evangelization, at saka sa authority ng scripture, lalo na yung authority ng scripture. Kasi nung panahon na yon, bawal magbasa ng Bible. Mm-hmm. So, ano yan? Across the board dyan, sa lahat ng kapuluan. Pero, yung mga kagaya ni Hermano Puli, halimbawa, naging sakristan niya, nakabasa ng Spanish Bible. Mm-hmm. Kaya nag-umpisa siya ng kanyang movement, religious movement, na naging suspect naman sa mga Kastila noong panahon na yun. Ano pong pangalan ng religious movement? Confradia de San Jose. Confradia de San Jose? Oh, merong mga pag-uulat siya, mga accounts, bawa si Reynaldo Ileto, yung kanyang Passion and Revolution. Mm-hmm. Ang kanyang thesis, in fact, is yung Passion became a language of dissent. Mm-hmm. Yung Passion mismo. And this was embraced ng mga pobres ignorantes natin. Pero actually, yan ang naging backbone ng early Protestant movements dito sa Pilipinas. Wala mga bandang 1840s, yung mga tinatawag na crypto Protestant na mga communities, nag-umpisa na yan magbasa. Maraming nagbabasa niyan eh. Tapos dumating yung Bible Society, daladala nila yung mga Bibles, tinanslate nila, unang-una sa Pangasinan, ganyan, sa Tagalog. Dumating yung mga early missionaries, Presbyterian, Methodist. Pero before that, talagang yung fusion ng revolutionary consciousness as well as religion. Mm-hmm. Magkasama. Very interesting yun eh. Mm-hmm. So, kahit sa Katipunan, sinasabi kung kailangan ng impulse at tunay na motivation, sila ay magsasucceed. In other words, kailangan ng kalinisan ng loob. Mm-hmm. Sa karting, ganyan ng Katipunan. So, yung very interesting yon na this was, yung sinasabi ni Raymond kanina, this was carried over sa post-war na nagkaroon ng balance. Kasi nung 20s, 30s, nagkaroon ng away sa Amerika. Tungkol sa mga fundamentalists, modernists. Mm-hmm. Mga modernists, sinabi ng social gospel kayo. Mm-hmm. Wala na kayong inatupag, kundi politika. No? Pero mga fundamentalists, balik tayo sa authority ng scripture, sa evangelism, mm-hmm. mga ganyan. Mm-hmm. Kaya lang naging masyadong conservative, mm-hmm. na naging separate na sa mundo. So kapag sinabing fundamentalist, modernist, depende yon sa naging focus nila. Nung kanilang... Oh, panahon na yun, 20s, 30s. Kasi, mm-hmm. Pero nagbago rin yun, na-nuance yun, mm-hmm. later, mm-hmm. ng mga evangelical. These were different churches that were following different convictions. Eh. Mm-hmm. Nung kapanahon na nabanggit ni Ate Melba, yung mga mainline churches sa Amerika ay nag-focus sila on the social needs ng mga, mm-hmm. ng mga tao. Mga anong year yan? Mga Dr. 1800s. 1800s. Mga 1846. 19th century. Mm-hmm. Yes, the 19th century. And around this time, dumating na rin yung influensya ng galing sa yung tinatawag nilang neo-orthodoxy, nila Karl Barth, kung saan ang conviction about the authority of the Word of God began to become weak. Ayoko sabihing nawala ang authority ng Scripture, pero at some points, some people began to feel uncomfortable. Around the late 1800s or 1900s, nagkaroon ng isang gathering ang mga Kristiyano sa isang, at that time, started by Moody, meron silang mga summer camp. And in one of the summer camp sa Niagara, nagkaroon ng gathering itong mga believers na nagkatipon-tipon at tinanong nila, ano ba ang pinaniniwalaan ng isang tunay na mananampalataya? And as a result, they drafted 5 statements that they believe as the fundamentals of the faith. Mm-hmm. Kung saan, ito na po ang naging rallying cry nila. At one point, this was good because it united some people. At some point, it was not good kasi medyo nahiwalay ang iba. Kung saan, medyo ang kakaibahan ng pananaw or conviction were separated, nahiwala yon.
Kaya nung unang dumating ang mga missionary dito noong 1898, ito pong moniker o itong kasabihan, ako ay fundamentalist or modernist, hindi po nila hinawakan to. Tinawag po nila na sila ay mga Kristiyano at binahagi nila ang Ebanghelyo. At the same time, they were doing good works. Ang unang-unang mga hospital ay dinala ng mga Amerikano, yung education, the UTS po ba yun? Yung isa sa mga unang seminaryo dito were started by the yung Americans. Yung St. Luke's. St. Luke's. No, dati walang masyadong hospital, San Juan de Dios lang eh. But yung mga Presbyterians, yung mga Baptists, yung Episcopalians, talagang nag-ano kagad sila ng education at saka health. And Silliman University was started by them. Yung ano yung sa Iloilo, yung ano ba yung pangalan ng Baptist na ano na yun. So, maraming mga eskwela na tinayo para ron sa mga mahihirap. Kasi yun ang nakita nila pagkatapos ng 300 years ng Spain. Maraming ignorant na Pilipino. In other words, before yung pre-Hispanic na era, ang taas ng illiteracy, men and women can write. Merong literacy, ano, pero pagdating nung after yung ano, close ng Spanish period, wala maraming mga ignorante. Ganon. Kaya yung dumating ang mga ano, yun ang tinutukan kagad nila. Yung evangelical missionaries. Education, health. Yeah. And even livelihood programs. They were teaching. So holistic ang approach nila. Tinutulungan nila yung mga kababaihan kung paano mag-alaga ng anak, magpadede, yung proper hygiene, pati mga livelihood programs. At ito very, po yung... Ano sila, no? Opo. Ito yung balanse na may proklamasyon ng Ebanghelyo, pero merong involvement sa social society. Concern. Right. Meron pong tinatawag na committee agreement yata ng mga early 1900s. Right. Ano bang ibig sabihin yan? Ano ang purpose niyan? Yung mga missionaries kasi banded together para walang duplication. So, they cut up yung country. No? So, yung mga Southern Tagalog, Presbyterians, yung mga Methodists, nandito sa Central Plains, sa ano, tapos yung mga Congregationalists, nandito sa South. Mga Alliance, yung mga nasa sa Baptist, nasa Mindanao, Iloilo, yung mga gano'n. So, actually, makikita natin dun yung pinaghati-hati nila para raw walang duplication. So, they had their own territorial space. Pero, ang maganda sa, ano, sa early, siguro mga, kagaya ng aming research, first three decades, ng American Protestant Christianity. Very progressive sila. In fact, si Senator Shahani, yung kanyang ano daw, mga parents, tsaka yung grandparents nila, early Protestant converts doon sa North. And sabi niya, ang Protestants daw nung panahon yun, kahit na ayaw nila sa amin, sabi, merong Catholic, ano kasi, tsaka Protestant tension. Kahit ayaw nila sa amin, we were respected. We were seen as the people na progressive, no? So, for instance, may mga accounts na kahit na ayaw nila yung reliyon ng mga Protestante, pagka when it comes to electing a treasurer, no, sa municipal treasurer, sila na nanalo. Ang gusto nilang maging treasurer mga Protestante. Sa Makatuwid, merong contribution ang mga evangelical Christians sa spirituality ng ating bansa. Nung beginning talaga maganda siya eh. In fact, maraming mga pobre, tsaka maraming mga katipunero ang na-attract talaga sa sa ano, kasi nga hindi ka magbabayad kapag ikaw ay ililibing, no? Tapos mayroong education, maraming mga naging umunta sa mga seminaryo. That's the only way they can get educated. Yung mga women na dumagsa na ma-educate sila. In other words, si Dr. Carino, yung dating, patay na siya ngayon eh, dati siyang NCCP General Secretary. Sa kanya, ang contribution ng early Protestantism sa Pilipinas is the creation of a professional middle class. Kasi yung mga Protestante ang massively talagang they wanted to get educated. Ganon. Plus, of course, yung policy rin yun ng buong American government na colonial government na magkaroon ng massive na public education system. In fact, yung mga Thomasites, ano daw yan eh, 80% are
evangelical Christians. Mm. Mm. So, ang spirituality ng mga ebanghelikong Kristiyano noong unang panahon talagang nararamdaman sa iba't ibang level at antas ng lipunan. Ano ang nangyari? Bakit tila ngayon ang evangelical Christianity, hindi natin lalahatin, pero bakit parang mayroong indifference sa mga nangyayari politically, socially sa ating bansa? What happened? Na-export kasi yung fundamentalism. Maraming mga dahilan. Pwede nating isisi lahat sa isang bagay or sabihin natin na contributory, maraming mga contributory purposes or factors. Pero siguro ang isa nga na nabanggit ni Ate Melba is the reality na yung debate ng division ng church began to sa come America. In sa America. Dinala yan sa Pilipinas. Kung saan ang kapwa Kristiyano ngayon ay naging suspicious sa kapwa Kristiyano niya. Sa interview ko kay Bishop Magbanwa, nung in-interview ko siya nung siya ay nabubuhay pa, sinabi niya sa akin na maging sa kanilang probinsya, nagkaroon ng hidwaan ng mga Baptists from that who were part of yung convention Baptists that were more connected sa mga modernists at yung mga conservative naman, yung mga naging member naman na connected sa mga Dawn Institute, yung mga fundamentalist churches. So nagkaroon ng hidwaan ang mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Meron ding isang factor that siguro masusuportan ako ni Doktora Melba dito. Ate Melba. Is the reality that at some point, the Filipinos wanted to become autonomous. Gusto nilang sila ang mamuno ng mga simbahan nila. Kasi yung nabanggit ko kanina, nung kapanahunan ng mga Kastila, ang mga Pilipino noon ay hindi pinayagan na maging fathers. Hanggang brothers ang kanilang category. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ang isang nakapag-aral tungkol dito ay makakasagot ng to its satisfaction. But it left a question sa mga early Filipinos, bakit hindi kami pwedeng pumantay sa mga ibang mga leaders o mga leaders ng church? Nung dumating yung mga Amerikano, akala nila na sila na ay bibigyan ng karapatang maging senior pastors, mga leaders. Ngunit hindi ito na ibigay kaagad. Partly, there was a process of education that some of the Americans felt that the Filipinos needed. Kinakailangan natin maturuan pa sa ating mga values. Pero maaari natin makikita that even as early as that, yung YEMELIF started in the 1930s, because the earlier. First 6 years, okay pa yung mga churches. After yung 1906, ano na siya, marami ng schisms. Ang pinaka-prominent yung sinasabi ni Raymond na yung YEMELIF, na ang kanilang pinaka-prominent na figure ay si Zamora, na actually kamag-anak ni Gomburza, yung Zamora sa Gomburza. And sinasabi ni Zamora noong panahon na yon, kami ang nagpipreach eh. Talagang, I mean, they get 3,000 a crowd, yung ganong klase. I mean, very gifted yung mga preachers na Pilipino eh. Kaya lang, they are not being treated on the same footing. Wala silang the same salary as the ano. Pagkatapos yung sinasabi nga ni Juan, hindi sila, they are treated still, no? Hindi as co-equal ng mga servants. Kundi, parang, ayan, yung binabayaran lang sila, tapos sila yung gagawa, pero actually yung mga missionaries yung... Sa makatuwid, pagkatapos sa puntong yan ng kasaysayan, yung mga Pilipino ay nagnais dahil kami ay aral na at may kakayahan ng manguna sa mga simbahan, at sila yung talaga nagpipreach. They get in the crowds seminaries. Pero hindi lahat ng mga iglesia na galing sa West ay sinupi lang mga Pilipino. Like for example, the Presbyterians were one of the first who to really say, bigyan natin ng karapatan ang mga Pilipino na manguna. And inabutan na lang sila ng panahon ng gera, ng kapanahunan ng World War II. But in the original plan, in the 40s, the Filipinos would have been given our own independence. Hindi lang politically, but even on a religious level. But as we see it now,
naputol siya ng, yung proseso naputol siya nung panahon ng Hapon. Nung umalis na yung mga Hapon, doon na natin nakita na karamihan ng mga Amerikano ay bumalik na sa kanilang bansa dahil many of them were incarcerated, nakulong sila sa UST. Mm-hmm. Ang iba sa kanila ay nagtago. And many of them suffered while being in the Philippines. So many of them went back, umuwi sa kanilang mga bansa. At ang natira are the Filipinos to begin the rebuilding of the church. Kaya doon nagsimula ang UCCP noong 1948. Mm-hmm. Doon din na-start ang Kamakop around the same period kung saan itong mga churches na in a way na iwanan ng mga leaders nila had their own leaders sa mga Pilipino that they began to come together. Mm-hmm. And it is so exciting to read this period of our history kung saan marami sa mga kababayan natin na tumayo sa kalagitnaan ng ravages of war, as they would say, kalagitnaan ng taggutom, kahirapan, wala kang simbahan, walang building. Karamihan sa kanila continued to preach. Yung mga natutunan nila sa Bible school nung sila ay bata pa, dinala nila. Pilipino na itong nanguna. Opo. Pilipino na. Yeah. Ang isa sa mga kwentong narinig ko, habang nagtatago sila sa Hapon, sa mga kuweba, sa mga gubat, meron silang worship service na ginagawa. Different faiths, different denominations, but they continued worshiping. So that nung bumalik na yung peace, they started rebuilding their own churches. Peace time. Right. Napakahalaga nitong mga naganap sa kasaysayan. Ano? I wish pag-usapan pa natin ito sa mahabang panahon pa, pero napaka-iksi ng ating panahon ngayon. Sa kasaysayan ng evangelical Christianity. At nabanggit nga ni Maloy, parang nagbabago, lumalambot, or yung paninindigan ng mga evangelicals sa ngayon. Sa kasaysayan, ano po ang matututunan natin? At ngayon, sa ating panahon, paano tayong mga evangelicals talagang kikilos upang tunay na maging engaged tayo sa society at maging ilaw at asin ng sanlibutan? I think kailangan bumalik tayo dun sa paniniwala ng ating mga sinaunang mga leaders ng PCEC, katulad ni Dr. June Benzer. Nung siya ang naging General Secretary ng PCEC, tinanong niya, ano ba ang punto ng pagkakaisa? Saan ba tayo pwedeng magkaisa? And the question that most people at that time were answering, ang sagot nila, paano tayo magiging magkakaisa? Kailangan maging magkamuka tayo. Pareho ang ating Biblia, pareho ang ating katuruan, pareho ang ating itsura. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng mahabang buhok o di kaya iba-ibang mga polisiya. Yun yung sinauna. Pero nung dumating si Dr. Benzer, si Attorney Benzer na ngayon ay doktor na, ang kanyang perspective was, we can unify. Pwede tayong magkaisa sa purpose. Ano nga ba ang purpose ng church? And ang church was called to be a salt and light. Hindi lang tayo narito upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kailangan maging aktibo tayo sa pagbabago ng ating lipunan. Gone are the days na hinihintay natin na may isang tao na galing sa ibang bansa na tutulong sa atin, na magbibigay ng tulong na out of their pockets, bibigay nila yung help nila and tayo, nakahintay lang tayo sa kanilang biyaya. Now is the time for Christians, especially the young people, to say, who am I? What can I give so that I can be a part of change? Mm-hmm. Kasi kung titingnan natin, even the first century Christians, tinanong nila, ano ba ang kaya kong ibigay? Diba ang halimbawa ay si Barnabas, binigay niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Lakas, galing, salita. And I think there is so much on top right now sa mga kabataan. Natutuwa ako sa mga iglesia ngayon na they are trying to mobilize the young people. And that is my challenge. But more than that, we have a common purpose. And sadly, ito ngayon ang tanong. Naalala pa ba natin ang purpose ng kung saan tinayo ng Panginoong Jesus ang kanyang iglesia? And sadly, many are lost kung ano yung purpose na yon.
And I think that is where the battle will be in the minds for the next period. Till we know ano yung purpose natin, we will never be united. Kasi magkakaroon tayo ng kanya-kanya, sila-sila, tayo-tayo, and hindi natin matatapos ang diskusyon. We need to be united. At habang hinahanap nga natin at binabalikan ang purpose na yan, ano, eto at napapanahon yung ating ginagawang pagbabalik-tanaw sa ating kasaysayan bilang mga ebanghelikong Kristiyano. Dahil sa pag-aaral natin ito, sana sabay-sabay nating mabalikan uli bakit nga ba tayo naririto at ano nga ba talaga ang ating layunin. Si Dr. Magay, very optimistic na magagandang bagay ang mangyayari sa mga susunod na araw at sa mga susunod na panahon. At iniwan naman tayo ng napakagandang hamon ni Dr. Go para sa mga kabataang ebanghelico. Sana nga po, habang tayo ay nagbaliktanaw sa kasaysayan, nakita natin kung ano ang mga naging ambag ng mga naunang ebanghelikong Kristiyano sa atin. They were engaged in society and they were making a big difference. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin at suporta sa Evangelicals Today. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po si Bishop Noel Pantoja. At ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Huwag lamang nating alalahanin ang kasaysayan. Gumawa tayo at maging bahagi ng kasaysayan.